Eto na naman po, pinakasikat na channel natin din to. Araling Pinoy, pasok na sa pinto. Lahat ng matutunan ay malaginto. Sari-saring bagay ba naman kasi ang nais mong malaman dito masaksi. Lahat ay importante, di maitabi. Balik na pang umaga sa iyong gabi. Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Sa videong ito, alamin natin kung sino ang apat na pinakamaswerteng zodiac animals ngayong 2025. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Habang papalapit ang taong 2025, marami sa atin ang naghahangad na malaman kung ano ang magiging hatid nito sa ating kapalaran. Sa tradisyon ng Chinese astrology, ang bawat taon ay pinamamahalaan ng mga tiyak na elemento at zodiac sign na may malaking impluensya sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang taong 2025 ay tinatawag na taon ng ahas at ang elemento ay kahoy. Ang kahoy ay kumakatawan sa tagsibol ng isang panahon ng paglago at pag-renew. Ang mga taong nasa ilalim ng impluensya ng elementong ito ay nagpapakita ng katangian ng pagiging responsable at mahusay sa paggawa ng mga desisyon. Samantala, ang ahas, bilang simbolo ng karunungan at misteryo, ay nagdadala ng mas malalim na pangunawa at intuwisyon sa taong ito. Magkakaroon ng partikular na balanse at harmonya sa pagitan ng mga elemento at mga hayop sa zodiac na magbibigay daan sa ilang mga palatandaan upang makaranas ng higit na swerte at oportunidad. Ito ay isang panahon kung kailan ang mga elemento ng daigdig ay inaasahang magkakaroon ng malakas na epekto sa mga enerhiya na umiiral sa mundo. Ang mga enerhiyang ito ay makakaimpluwensya hindi lamang sa mga individual kundi pati na rin sa mga pangyayari sa buong mundo. Sa Chinese Zodiac, ang bawat hayop ay may kaakibat na elemento na nagbibigay direksyon sa kanilang kapalaran at ugali. Ang pagsasama ng kanilang mga elemento sa taon ng ahas ay lalong magpapalakas sa ilang partikular na hayop na magbibigay sa kanila ng pambihirang kapalaran. Ang mga hayop na ito ay daga, dragon, ahas, at kabayo na ang bawat isa ay magkakaroon ng kani-kanilang mga pagkakataon at hamon. Upang lubos na mapakinabangan ang taong ito, mahalaga na maunawaan ang kahalagahan ng pag-align sa mga enerhiyang ito. Ang pagtutok sa mga elemento na nakapalibot sa atin ay makakatulong sa pag-navigate ng mga pagbabago at pagsubok na darating. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga impluwensyang ito ay mahalaga para sa pagpaplano at paghahanda sa mga darating na pagkakataon. Ang mga sumusunod na seksyon ay detalyadong tatalakayin ang mga katangian at kapalaran ng apat na hayop na ito sa zodiac na magbibigay linaw kung paano nila mapapakinabangan ang kanilang maswerteng taon. Isa sa pinakamaswerte sa taong 2025 ay ang daga o rat. Ang mga ipinanganak sa taon ng daga ay kilala sa kanilang katalinuhan at kakayahang mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon. Sa 2025, ang elemento ng metal ay magbibigay sa kanila ng dagdag na lakas, lalo na sa larangan ng karera at pananalapi. Ang mga daga ay makakahanap ng mga bagong oportunidad na magpapalago sa kanilang mga ari-arian at magbubukas ng mga bagong daan sa kanilang profesional na buhay. Sa taong ito, ang kanilang kakayahang mag-isip ng mabilis at malikhaing solusyon sa mga problema ay magiging mahalaga. Ang kanilang talino sa paghawak ng pera ay lalong mapapalakas, na magbibigay daan sa mga makabuluhang pamumuhunan at pinansyal na tagumpay. Ang mga daga ay makikilala rin sa kanilang kakayahang makipag-ugnayan at bumuo ng mga kapaki-pakinabang na relasyon
na magiging susi sa pag-unlad ng kanilang mga karera. Sa larangan ng mga relasyon, magiging mahalaga ang suporta mula sa mga kaibigan at pamilya na magbibigay ng positibong enerhiya sa kanilang buhay. Ang taong ito ay magbibigay din sa kanila ng mga pagkakataon upang maipakita ang kanilang liderato at kakayahang manguna sa mga proyekto. Ang pagiging organisado at proaktibo ay magiging mahalaga sa pagtupad ng kanilang mga pangarap at layunin. Upang mapanatili ang kanilang swerte, mahalaga na panatilihin ang kanilang pagiging organisado at maging maingat sa paggawa ng mga desisyon. Ang pagsusuri ng mga detalye bago gumawa ng malalaking hakbang sa karera o pamumuhunan ay kritikal. Sa taong ito, ang pagkakaroon ng isang malinaw na plano at pagtatakda ng mga realistikong layunin ay makakatulong sa mga daga na manatili sa tamang landas. Ang kanilang natural na kakayahan sa komunikasyon ay dapat nilang gamitin upang palakasin ang mga relasyon sa trabaho at sa personal na buhay. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng feedback at pag-aaral mula sa mga nakaraang karanasan ay makakatulong din sa kanilang paglago. Ang paglaan ng oras sa pamilya at mga kaibigan ay magbibigay ng kinakailangang suporta at inspirasyon sa mga daga. Upang mapanatili ang kanilang swerte, mahalaga na maging masigasig sa pagtuklas ng mga bagong oportunidad at huwag matakot sa mga hamon. Ang kanilang likas na kakayahang umangkop at mabilis na mag-isip ay magbibigay sa kanila ng kalamangan sa anumang sitwasyon. Isa pa sa pinakamaswerte sa taong 2025 ay ang Dragon. Ayong mga Dragon ay likas na leader at kilala sa kanilang kumpiyansa at ambisyon na lalong tumitingkad sa taong 2025. Ang kanilang elemento, ang lupa, ay magdadala ng katatagan at pagkakataon na nagbibigay daan para sa personal at professional na paglago. Ang mga Dragon ay makakaranas ng mga pagkakataon sa karera na maaaring hindi nila inaasahan at ang kanilang natural na karisma ay magiging susi sa pagbuo ng mga bagong alyansa. Ang kanilang pinansyal na sitwasyon ay inaasahang lalago. Salamat sa mga matagumpay na investment at pagpapalawak ng negosyo. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng mga bagong ideya at adaptasyon sa pagbabago ay mahalaga para mapanatili nila ang kanilang maswerteng streak. Dapat din silang mag-ingat sa paggawa ng mga desisyon at iwasan ang pagiging kampante upang mapanatili ang kanilang magandang kapalaran. Ang taon ng 2025 ay magdadala ng maraming oportunidad para sa personal na pag-unlad at self-improvement para sa mga Dragon. Ang kanilang likas na kahusayan sa pagharap sa mga hamon ay magbibigay daan sa kanila upang magtagumpay sa mga bagong pagsubok. Ang kanilang kahusayan sa pag-manage ng mga komplikadong sitwasyon ay magiging mahalaga, lalo na sa mga proyekto na nangangailangan ng strategic planning at malalim na pagsusuri. Ang mga Dragon ay dapat maging handa na mag-take ng risks, lalo na sa mga larangan ng negosyo at teknolohiya kung saan ang pagbabago ay mabilis. Ang pagbuo ng mga relasyon sa loob ng kanilang network ay magiging susi sa pag-unlad ng kanilang mga karera. Ang pagiging masigasig sa pag-follow up at pag-maintain ng mga koneksyon ay magbibigay ng mga benepisyo sa hinaharap. Ang pagpapahalaga sa mga personal na relasyon at paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay ay magbibigay ng kinakailangang balanse sa kanilang buhay. Ang pagkakaroon ng isang malusog na lifestyle at pag-iwas sa mga gawain na maaaring magdulot ng stress ay mahalaga para mapanatili ang kanilang enerhiya at focus. Ang paglaan ng oras sa mga libangan at mga aktibidad na nagbibigay ng kasiyahan ay makakatulong sa kanilang mental at emotional health. Ang pagiging open sa mga bagong ideya at pagtanggap ng mga pagbabago ay magbibigay daan sa kanila upang makinabang sa mga bagong teknolohiya at methodologies na lumalabas.
ang pagkakaroon ng isang positibong attitude at pananaw sa buhay ay makakatulong sa kanila na makamit ang kanilang mga pangarap at layunin. Ang taong 2025 ay magiging isang panahon ng paglago at pag-unlad para sa mga dragon at ang pagiging handa sa mga pagbabago at pagharap sa mga hamon ay magiging susi sa kanilang tagumpay. Isa sa pinakamaswerte sa taong 2025 ay ang ahas o snake. Ang ahas ay simbolo ng karunungan at misteryo. At sa taong 2025, ang kanilang elemento, ang apoy, ay magbibigay sigla at inspirasyon sa kanila. Ang mga ahas ay makakahanap ng mga bagong pagkakataon para magamit ang kanilang intuwisyon at malalim na pag-unawa sa mga pangyayari sa paligid nila. Ang taong ito ay magiging mahalaga para sa kanilang karerang pag-unlad, kung saan ang kanilang strategic na pag-iisip ay magdadala ng mga magagandang resulta. Ang kanilang mga relasyon ay magiging mas matatag at mas malalim. Salamat sa kanilang pagiging tunay at tapat sa kanilang mga nararamdaman. Upang mapanatili ang kanilang kapalaran, mahalaga ang regular na spiritual o meditative practices na makakatulong sa pag-maintain ng kanilang mental at emotional health. Ang pagiging handa sa pagharap sa mga hamon at paggamit ng intuisyon sa mahahalagang desisyon ay susi sa patuloy nilang pag-asenso. Ang mga ahas ay kilala sa kanilang pagiging mapanuri at detalyado sa kanilang pag-iisip na magiging kapaki-pakinabang sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pagpapasya. Ang kanilang kakayahang makita ang hindi halata ay magbibigay sa kanila ng bentahe sa mga negosasyon at strategic meetings. Sa taong ito, ang mga ahas ay dapat maglaan ng oras upang palalimin ang kanilang kaalaman sa mga bagay na kanilang pinapahalagahan, maging ito man ay sa larangan ng sining, akam o teknolohiya. Ang pagtuklas sa mga bagong aspeto ng kanilang mga personalidad at kakayahan ay magbibigay sa kanila ng mga bagong tool para sa self-improvement. Ang pagpapalawak ng kanilang social circles at pagtanggap sa mga bagong tao sa kanilang buhay ay magbibigay ng mga bagong perspektibo at oportunidad. Ang mga ahas ay dapat maging maingat sa kanilang kalusugan, lalo na sa mga isyu na may kinalaman sa stress at mental fatigue. Ang regular na pagsasanay ng yoga o meditation ay makakatulong sa kanilang pagbalance ng mental at emotional energies. Ang pagkakaroon ng malinaw na goals at aspirations ay magiging susi sa kanilang tagumpay sa taong ito. Ang kanilang likas na intuisyon ay dapat nilang gamitin hindi lamang sa personal na mga desisyon, kundi pati na rin sa mga professional na endeavors. Ang pagiging handa sa pagtanggap ng mga hindi inaasahang pagbabago ay magbibigay daan sa kanila na mabilis na mag-adapt at mag-take advantage ng mga bagong pagkakataon. Ang pagpapanatili ng isang positibong outlook at pagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan ay magpapalakas ng kanilang confidence at magbibigay ng enerhiya sa kanilang mga pagsisikap. Ang mga ahas ay dapat maging open sa feedback at willing to learn from both their successes and mistakes. Ang taong 2025 ay magiging isang taon ng pagtuklas at pag-unlad para sa mga ahas. At ang kanilang kakayahang umangkop sa mga bagong sitwasyon ay magiging mahalaga sa kanilang tagumpay. At kasama sa pinakamaswerte sa taong 2025 ay ang kabayo o horse. Ang mga kabayo ay kilala sa kanilang buhay na buhay at masiglang personalidad na magdadala sa kanila ng maraming swerte sa taong 2025. Ang kanilang elemento, ang kahoy, ay magbibigay ng paglago at pag-unlad, lalo na sa mga larangan ng sining at malikhaing gawain. Ang taong ito ay magiging puno ng enerhiya at oportunidad para sa mga kabayo na mag-explore ng mga bagong lugar at ideya. Ang kanilang kakayahang mag-adapt
at ang positibong disposisyon ay magiging mahalaga sa pag-akit ng swerte at mga bagong kaibigan. Mahalaga rin ang regular na ehersisyo at sapat na pahinga para mapanatili ang kanilang kalusugan sa taong ito. Ang pagiging proactive sa pagtuklas ng mga bagong avenues para sa personal at professional growth ay makakatulong sa kanila na magpatuloy sa maswerteng landas. Ang mga kabayo ay likas na sociable at enjoy ang pagiging nasa paligid ng iba't ibang tao na makakatulong sa kanila na mag-build ng strong networks at friendships. Ang kanilang natural na charisma ay magiging isang asset sa pag-develop ng mga personal at business relationships. Sa taong ito, ang mga kabayo ay magkakaroon ng mga oportunidad na mag-take ng leadership roles na magpapahintulot sa kanila na magpakita ng kanilang kakayahan at impluensya. Ang pagiging open sa mga bagong ideya at pag-adopt ng innovative approaches sa trabaho at sa buhay ay magpapataas ng kanilang mga pagkakataon sa tagumpay. Ang kanilang enerhiya at drive ay dapat nilang gamitin sa pag-explore ng mga bagong hobbies at activities na magbibigay sa kanila ng joy at satisfaction. Ang pag-maintain ng isang balanced diet at pagkakaroon ng sapat na physical activity ay essential sa pag-keep ng kanilang health at vitality. Ang mga kabayo ay dapat maging handa sa mga biglaang pagbabago sa kanilang mga plano at flexible sa pag-adjust sa mga ito. Ang pagiging resilient sa mga setbacks at learning from experiences ay magbibigay sa kanila ng strength at wisdom. Ang paglaan ng oras sa self-reflection at pag-evaluate ng kanilang mga goals at motivations ay makakatulong sa kanilang personal development. Ang pagkakaroon ng isang supportive circle of friends and family ay magbibigay ng emotional support na kailangan nila sa mga challenging times. Ang taong 2025 ay magiging isang panahon ng paglago at pagkakataon para sa mga kabayo at ang kanilang kakayahang mag-adapt at manatiling optimistic ay magiging key sa kanilang patuloy na tagumpay. Ang pag-unawa at pag-align sa mga elemento ng Chinese Zodiac ay magbibigay sa atin ng mas malalim na insight sa mga darating na pagkakataon at hamon sa taong 2025. Ang bawat hayop sa Zodiac ay may unique qualities at strengths na maaari nilang gamitin upang makamit ang tagumpay at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay at tips na ito, ang mga ipinanganak sa ilalim ng mga hayop na ito ay maaaring mapahusay ang kanilang kapalaran at ma-maximize ang kanilang mga pagkakataon sa susunod na taon. Nais mo bang mapabuti ang iyong kapalaran sa 2025 kahit na hindi ka kabilang sa mga pinakamaswerteng hayop sa Chinese Zodiac sa taong 2025? Huwag mag-alala! Panoorin ang isa pa naming video kung saan bibigyan namin kayo ng mahahalagang payo at mga praktikal na tips para mahuli ang swerte at magtagumpay sa 2025. Tinatalakay namin kung paano magiging maswerte ang bawat zodiac sign sa kabila ng mga hamon. Kaya, huwag palampasin ang pagkakataong ito na baguhin ang iyong kapalaran, manood na at alamin kung paano mas lalo pang mapaganda ang iyong 2025.